Uy, malapit na. Tatapos na pa? Good morning mga ka-viewers. Magsisimula na tayo dito mag kabit ng vinyl sa iba, sa basement. Na tapos na nila yung sewer. Kaya pwede na tayo mag-layout. Pwede na magsimula. Kaya ito, kung hindi pa siya malinis tingnan, makikita nyo na pag nakabit na yung vinyl natin. Uy, nalatag na pala niya. Sabi, ito yung entertainment niya dito. Ay! Malamig sa paa. Pero maganda, no? Malamig, maganda yan. Oo nga. Hindi kasi lagyan pa ng vinil eh. Atras ako. Hindi, atras ako sabi ko. Ganda nga. Ayan na pala yung ginawa namin kagabi. Lagyan na kompleto na yung border. Konti na lang, yung room na lang. Tapos yung washroom. Tapos pwede na maglatag ng mga gamit dito pa, no?
Yayamanin. Yayamanin yung room. Yayamanin. Nakaangat sa semento. Halatang lamigin yung tutulog dito. Ayan. May pag-anarn pa. Kwarto ni Ma'am Rose. Papatakpan mo yun na yung lumalabas na yung insulator, ha? Ano itatakip mo dyan, Papa? Alin, Ma'am? Ayan. Yung foam ba? Tatakpan mo yan na. Eh, pwede yan siguro, ano? Lagyan ng frame. Hanggang dyan pa, meron pa yan? Hanggang dyan? May ganyan pa? Ayan, yung blue na yan. Oo, oh, kasi kapag tinuloy yan, ano yan? Ah, yun. Dugtungan. Dyan papantayan, no? Yung gawa kasi namin ngayon, ano lang, yun yung mga major, yun lang munang ginagawa namin. Saka next year, pag naka-LL yung landlord namin. Naka-LL means nakaluag-luag. Pag nakaluag-luag na sa... sa gastos. Sa gastusin. Yung ibang mga improvements na naman, di ba? Ito lang muna, basic lang muna para ay, maka... sabayin kasi... Oo, magastos kaya. Materialis lang eh. Mahal. May nag-comment, Papa, bakit daw magre-rent ka lang pero ikaw ang nag-renovate? Ano lang to? Kagaya nga ng bayanihan. Bayanihan na ano to? Tulong-tulong. Tulong-tulong lang kasi... Tulong-tulong lang kayo sa amin. Kasi since 2013, kami-kami na kasi magkakasama nun. Parang mga magkakapatid na kami. Hindi man namin kailangan na ipagawa pa sa iba since na kaya naman namin gawin bawat isa kung ano yung katulad nito. Kaya ko. Kaya sa akin nakatoka. Sila sa iba namang sa bagay. Meron din naman si ano, si demolition. Kuhanin-kuhanin. Demolition. Kuhanin-kuhanin. Yan. Sa kanya din nakatoka. Oo nga. Pintura. Sa kay Mike naman. At Alan. Saka kay Alan. Sila kasi yung nakasama namin mula nung dumating kami dito. Tsaka si Dadong naman, nakasama niya yung dalawang yun, 2013 pa. Kunin mo muna yung squala. Saan? Ito na. Mahirap na kasi dito yung pag nagsimula kayo. Pero pag nasimula na, tuloy-tuloy na yun. Yung gilid lang yung mga mahirap ilagay pa, no? Kasi tinatansya mo pa yung, lalo pagka hindi diretso yung sahig. Ganito yung ganito. Yung sa wall, tsaka sa, ay, oo, yung mga ganyan. May pakanto. Paano ang purpose nitong tubo na yan? Support yan. Support ng bahay? Tsaka yung pagbili nito, Papa, di ba? Pinag-usapan niyo muna talaga bago i-go yung pagbili, di ba? Nung may-ari nito. Kumbaga nag-agree sila na pagtulungan nilang ayusin. Si Dadong naman, willing naman siyang gawin yung flooring. Tsaka itong mga paglagay ng baseboard. So, bali yung dalawa, silap sa pintura. Tsaka... sa
iba pang mga ano dyan, maayusin. Yung major kasi na work dito, ang makikita nyo sa umpisa pa lang, yung mm-mm. flooring, yung carpentry. Oo. Since na may konting kaalaman, may konti akong kaalaman sa carpentry, kaya sabi ko, sige, hindi naman ano, hindi naman major yan na trabaho para i-grab yung bahay nito. Para sa'yo parang madali lang? Para sa akin, hindi madali lang. Yung mahirapan kasi... May mga tools ka pati na... At saka since kahit na sabihin na ano, kahit sabihin na first time ko mag-lay ng mga vinyl na to, mm-mm. kumbaga sa pagsusukat, sa pag-lay, sa una, yes, may kapalpakan, 100%. Mm-mm. Pero sa kalaunan pa, na ayos mo na, no? Nakuha mo na yung style kung paano ayusin yung paglatag. Saka, okay naman. Hanggang ngayon, yung nasa taas, ayos naman yung sahig. Saan ko muna ilaw dito? Kasi lililisi ko muna itong freezer namin. Ano, ito yung nilalagyan namin ng pork pagka nakabili kami ng baboy sa farm. Yan, ilang layer yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagka nakabili kami isang buong baboy, napupuno to. Sobra pa. Nasa kabilang freezer, yung iba. Check muna natin. Check natin yung gawa. Ayun. Yeah, diba? Meron nang makalatag. Mabilis na natin ito. Mabilis na lang tayo. Mm-mm. So, meron na dito sa mga gilid. Ayun pala, oh. Binutasan natin niya dyan. Mm-mm. Tsaka ito. Pag nag-lay, for example, tingnan mo ito, nakaangat pa siya. Mm-hmm. Yan. Para alam mo na naka-set na siya. Yun lang. Kailangan lang magbawas. Bakit? Tumama sa tubo? Ito. Kailangan ko magbawas dito. Kailangan mahirap yung... Adjust lang. Konti lang naman. Kailangan naman ang mahirap yung... May sa gabal. Mm-mm. Gabal ba tawag niya? May naharang. May harang. Konting bawas lang. Pero kung nasimulan mo na siya na wala na siyang sagabal ng cut sa corner, tuloy-tuloy na rin naman. Malamang matapos mo siguro yan ngayon pa, no? May chance. Kahit hindi man, pero mga almost. Kasi kailangan na rin namin natapusin ito dahil lalagay ako ng kama ko dito. Lalatag na yung higaan dyan para sa sunod. Dito na matutulog kasi ilang days na lang eh. Magkakatapusan na. Ayan, sumakto na.
Trial and error. Ay! Hinay-hinay. Oo, kasi pagka naukaan mo ng todo, hindi mo na maibabalik. At least yan, pwede mo pang bawasan, diba? Kagaya yung nakaraan, yung pag-cut mo pa, no? Dito kasi pag nakat mo na siya, nagkamali ka nag-cut. Another naman. Mm-hmm. Tsaka sayang yung ano na yan. Yung putol na yan, oh. Tsaka sayang din yung plank sense na magagamit mo pa rin naman. Pero, doble trabaho. Pag nalagyan na to ng ilaw dito sa gilid, papa, ang ganda na na. Tsaka ibalik na yung dun sa vento. Naka-ready na rin naman yung ilaw natin. Kaya lang wala pa yung demolition team namin. Mamayan dyan na yung demolition team, huwag mong hanapin. Kumuha lang na oo nga. Ah, so hindi sabay yung oven tsaka yung fridge, no? Fridge ba o oven? Hindi ko alam. Baka yung mauuna. Kasi dalawa yung in order eh. So bali, mauuna siguro yung isa. Yun. Yan, sakto na. Yan na lang natin na mag-click siya. Pag nag-click na kasi yan, ayan, makikita mo dito. Mm-hmm. Yan. Kaawang siya. Yan. Kaangat siya. Yan. Dali. Ayusin ko lang. Pasok na. Wala na siyang, gap dito. Oh, wala nang space. Oo. Ayun na, nakalock na siya. Dito. Yan. Naka-flat na siya. Naka-flat na siya dito. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy na. Parang playground mo yan, Papa. Gapang ka ng gapang dyan. Tuloy mo lang muna pa. Tapusin ko lang yung paglinis ng freezer. Para matuyo na ito mamaya. Naglilinis pa kasi ako ng freezer eh. Pero malinis naman na siya oh. Ayan. Open ko lang to para hindi siya mangamoy. Matutuyo lang siya ng tama. Hindi siya makukulog. Drawers niyan dun. Hinugasan ko. Yan, maliit lang to, pero malaking tulong. Yan o. Tsaka wala pang gasgas sa loob. Magandang freezer. Ay, ito na pala yung oven namin. Ganda. Ayan o, bagong-bago. Meron na tayong bagong magamit sa baking. Ganda. Ayan, tapos kitang-kita siguro yung tinapay dyan ah. Yes. Yung fridge na lang yung naantay namin. Yun. Doon sila kasi ni Dad doon sa baba. Gumagawa. Ay, ito. Hinahanap ko. Upuan. Nalapit na rin yan matapos yung sa room eh. Yan, tuyo na yung freezer. Ayan no, yung daming alalay ni Dadong. Ang daming supervisor ni Dadong. Oh, cool. Kasi yung dalawa nakaantabay. Daming alalay eh. Nagawa ako ng twisted donut.
ito yung merienda nila ngayon. Ayan. Ayan pa yung iba. So, ito na yung ating donut. Sausaw na natin dito sa sugar. Tapos, yan, lagyan na natin dyan. Para makapag-merienda na yung mga trabahador ko. Ayan, oh. Sarap. Bing-bing, kuha ka ng donut. Ayaw mo lang may sugar, Beng? Yun. Ganda tingnan. Ilang gusto mo? Sarap to kasi mainit-init pa. Okay na. Kanina parang brown siya pero nung nalagyan ng asukal, gumanda na yung color niya. Oh. Ayan. Meron na silang merienda. Lagyan natin konting sugar. Pwede naman kasi taktak yan eh. Ayan. Dalhin ko na dun sa kabila. Ay, malasik. At least halos kalahati na pala ito eh. Diba? Kala ko pa naman, nandito pa yung mga lalay mo. Alin? Ta? Kasi gumawa nga akong donut. E di, si Dadong na lang pala yung kakain. Saan ka muna pa? Grocery daw sila. Saan ako po pwede? Ay, hindi pala. May buwan. Pakain ka muna, oh. Yan, oh. Kanyang donut. Ako na lang siguro kakain, eh. Kain muna ako. Yan. Kain tayo. Labo. Ayun. Lapit na pa. Lapit na. Tumigil na muna ako dun sa cabinet kasi wala nang liner eh. Tabingi yung dingding nila dyan, oh. Thank you.
Ayos na, oh. Nahiga na yung trabahador ko, oh. Ano yan? Pahinga muna. Time out muna, time out. Lapit na pa. Tumigil na muna ako dun sa cabinet kasi wala nang liner, eh. Tabingi yung dingding nila dyan, no? Ayos na, oh. Kamusta na, Dadong? Uy, malapit na. Tatapos na pa? Mabubuo na to ngayon, no? 11 pa lang, eh. 10:30 pa lang. Wow! Kapaglipat na naman. Kapaglipat agad din, no? Hindi pa pala. Importante, buo na pa, no? Baseboard na lang. Tapos pwede na tayong mag... Buklat din na natin yung isang cabinet. Lagay ng damit na? Good job si Dadong. Tapos na. Yan, o, gilid na lang. Kukuha kong toothpaste. Si Denise, sabi niya, mama, wala tayong toothpaste. Dito pala lahat. Ilagay ko. Ante na lang. Yung dito, Papa, may lalagay kang parang bakal? Hindi, pansamantala yan lang yan kasi pag yung dudugtungan, dali mo buklas. Uy, halos tapos na pala ni Dadong dito. Ayun, no, yung sa gilid na lang yung natira. Shucks.
baseboard na lang talaga ang kulang. Ay, ito pala may baseboard na. Yan, malinis na basta may baseboard na. Tapos ito din. Meron na din baseboard. Baka mamaya balikan niya pa yan para matapos na. Para malinis na yan dito. Tsaka, maibaba na namin yung mga gamit namin nandun sa sala, nasa taas. Yan. So, yun na po yung update ng basement. Mahigit isang araw lang yung gumawa. Tapos, ayos na.